Good day, this is Sir Paya. So this is episode 18 sa ating ginawang Barangay Management Information System. So for this tutorial, so mag-add lang tayo dito ng record, no? So after nating i-process yung sa ating payment, like for example dito, atay ng payment and then barangay clearance, example, amount 100. Okay, tapos punta tayo sa document. And then, dito natin siya makikita. Then, after natin, add na yung address natin. Then, makikita dito sa record natin. Okay, so dito. So, add tayo ng record. So, dito sa ating table, yan, so makikita natin ito, no? So, yung ID, reference number, tapos yung type, details, 1, 2, and 3. Tapos, so, lagyan lang natin lang ng details yung ating, ano, clearance. So, December 2019. So, check muna natin yung ating clearance, no? Check natin dito yung sa report natin. Clearance. Wait. Barangay clearance, tapos yung ating barangay clearance, report clearance. So, yung barangay clearance lang natin. So, yung name lang yung hihingin niya dito. Ayan. So, check natin dito sa ating report. Kung anong hiningi niya dito. Dito yung business report. Senior clearance report. So, yung reference number para sa document niya. Saan yung clearance? Building report. Ito yung ating clearance. So, parameter natin is PD. Month, year, address, pname. So, name lang yung kukunin natin dyan. Ito yung name. So, yung name, address, reference, at saka, ito. So, balik tayo dito sa ating document. Copy na lang natin to. Suggest mo natin. Siguro i-bold natin to. Para ma-emphasize. Ayan. Then, copy natin. Lagay natin dito. Tapos, yung hiningin niya dito is yung reference number. Tapos, ayan, detail 3. So, wala siyang detail 3. Tanggalin na lang natin yung detail 3 natin. Remove na lang natin. Or, kahit hindi natin siya i-remove, yan na lang natin. I-hide. Ayan. Hide na lang natin.
Siguro mas okay pagtanggalin para. Tapos sa so, ito yung ating business clearance. So, add lang tayo dito ng ating barangay clearance. So, barangay clearance ng yung gagamitin natin. Tapos dito, naka-filter kasi siya. Barangay business clearance. So, since yung i-display natin is yung barangay clearance. So, ito na lang yung ititira natin. Tapos, yung date niya, nakakash siya to date to day. So, naka-filter siya kung anong date lang mayroon transaction sa araw na to. So, yan lang yung i-print niya na document. Otherwise, yung ibang document, yung previous document or previous payment or document is hindi na niya pwede i-print. Tapos dito is tanggalin lang natin to detail 3. Okay, ayan. Ayan. So instead na 1, palitan natin to ng 2. 2. Then 2. So balik tayo dito. Okay, tapos yung barangay clearance and then so load niya ulit. Okay, so load niya ulit yan after niyang mag-save. Tapos balik tayo dito. Kopyahin natin to and then dito tayo sa ating, palitan natin to ng call print 1. Okay. Tapos, this is call print 1. Or, tama, BTN 2 na lang. No? BTL print 2 na lang. Para hindi tayo malito. So, this is BTN print. So after niya pag-print data grid view 2. So yung ipapasa lang natin dito that generate clearance. So ipasa lang natin sa ating clearance is yung address. Saan yung address natin? Since wala naman siyang address, no? Ah, meron. Meron siyang address dito. Detail 1. So, this, detail 1. 2. So, index 2. Tapos, yung next na ipapasa niya is yung ating name. So, yung name 0123 and 0 1 2 3 4. So 3 and 4 pala. So this is 3, index 3, and this is index 4. Tapos itong sa huli yung kanyang reference number. So yung reference number niya is index 01. So, this is 1. Ayan. And then, tanggalin na natin yung iba. Okay, so try natin. If maka-generate ba tayo ng report. Thank you.
Okay, so wala pa tayong user, no? So may mga user kasi tayo, meron secretary, may treasurer, at saka yung iba yung accounts ng barangay captain at saka yung mga barangay officials. So dito tayo sa document, hindi pa natin natawag, dapat tawagin natin. So once na-load niya yung dito tayo kay form 1. So once na-load natin yung document, and then tatawagin natin si dot load clearance. So kung nakita nyo dito, meron siyang mga barangay clearance pero iba-iba yung pizza. So ngayon meron tayong dalawang record, June 6 at June 30. So dapat dalawa yun lang yung makita natin. So, ayan, dalawa lang. So bakit dalawa lang? Dahil kung titingnan natin yung code natin is naka-filter lang siya by date to day. So try natin i-generate ito, yung ating barangay clearance. Check nga natin ha. Wait, walang lumabas. Column. So hindi siya naka-bold. Dapat normal lang 'to. Ayan. Tama. Ito yung naka-bold pala. Yung header natin. Pero yung ating details ito is naka regular. So check natin. Okay, so kasi 1 nakalagay dito, dapat 2. So kaya hindi na no. Kaya nag-false yung condition dito. So run natin ulit. Tapos barangay clearance. Print preview natin. Ayan, mali. So, about 2021. So, may mali siya dito. About 2021. Out of index. Pero itong isa, try natin. If tama ba? Yung isa tama, no? Ayan, tama yung isa. Pero yung isang report, so may mali tayo sa pagpasa ng data. Generate clearance report, ayan. Ito sila. Ayan, mali ito sila. Kasi naka-1 lang ka data grid. So, yung data grid view 1 natin is galing dito sa ating business clearance. So, dito tayo kay barangay clearance. Then, marami pa tayong gagawin mga document. So, siguro may mga ano pa at ibang mga certification. So, isama natin dito sa tutorial natin. So, check natin. Ayan, so may mali. It's cleared from all the obligation. So, pizza yung nalagay natin. So, may mali tayo. Ito yung nalagay natin. No? So, dapat hindi yung pizza. Dapat is ito. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Dapat 3, hindi 4. So, ako yung mali kanina. Tama na yung kanina, pinalitan ko pa. So, this is 2012, and then this is 3, tapos ito tama na.
Okay, so again, gagawa pa tayo dito ng ibang mga document like certificate of cutting clearance, certificate of fencing clearance, certificate of indigency. So, certificate of ownership, certificate of low income, certificate of no pending case, certificate of ownership, and then certificate of residency. So, marami pa tayong mga certificate na kailangan natin gawin dito sa ating document. So, again, try natin. I-separate lang natin para hindi tayo malito, no, dito. Ayan. So, yung makita natin is ito siya. Certified that Sir Paya is cleared. Tapos ito. Ayan. Jumel Rosari. Tapos ito naman yung ating so, kasi dito is operation since. So, ito na lang siguro i-follow natin. Ganon rin dito. Hindi details yung lagay natin. Reference number, name, tapos yung address. So, ipalit lang siguro natin. No? Ilipat lang natin. So, ito is gawin natin tong 3. Tapos ito, ay no, tama to. 3. Tapos ito, gawin natin 2. Tapos dito sa pag-load lang natin ng data. Tama ba? Okay, tama. So, sa pag-load natin ng data, so gawin natin itong details 2. And then this is details 1. So, palitan na lang natin. So, yung details 2 natin is name. So, kung anong nakalagay dito sa ating clearance, nakalagay kasi is name. Or name of person, tapos address. So, palitan rin natin to. So, this is a name of person. Tapos, present address. Tapos ito yung ating reference number. So, ano na lang, i-bold na lang natin to para ma-highlight. Okay, so dito rin, palitan rin natin to. So, this is reference number. Reference number. Ito yung ating details 1. So, name of person. Tapos, ito yung ating present address. Tapos, yung date. Tapos, user. Ayan. Reference number. Okay. So, ito rin. Palitan rin natin to. Then, so, siguro, ilipat rin natin to, no? So, this is 3. This is 3 and this is 4. 3, tapos ito gawin natin itong 4. Tapos, ipalit lang natin yung dalawa. So, this is details 2, details 1. So, 1 kasi natin is yung ating address na. Ayan. So, ito. Reference number. Tapos, ito yung name of person. Tama ba? Name of person. Check natin. Dito tayo kay ano? Business. Name
Oh, business or establishment. Ah, tama, tama. Mali ako. So, mali. Ibalik natin to. This is 4 and this is 3. So, 3. Tapos dito is palitrin natin to. Details 1 and then this detail 2. Tapos ito na siya is name of establishment. Establishment. Name of owner. Address. Date. Tapos user. Ayan. Siya na lang natin to i all cells, ito rin naka all cells. And this, ayan, para ganun. Tapos ito, palitan rin natin. This is reference number. Reference number. Tapos, name of business or establishment. Name of owner. Tapos operation since. Ano. Hold na lang natin to. Ayan. Tapos so, hindi address nakalagay dito. Operation since. So, ito yung ating all cells. Tapos, yung establishment, gawin natin. Fill natin. Okay. So, again. Dito sa ating document. Ayan, pag-i-print natin to. Ayan, start up, sir pa ya. Ayan siya. Tapos, pag ito, baliktad. Baliktad tayo. Name of person. So, baliktad tayo, no? Tapos dito, baliktad rin. So, name of establishment, kabaliktad. Ah, baliktad. So, ayan. Check lang natin. Detail 1. Detail 1, name of detail 1. Tama. Tapos, detail 2. Ah, okay. So, ito sila naman yung, ito yung nagkabaliktad. Nagkapalit. Tapos, ito si detail 2. Detail 1. Ah, baliktad lang. Okay, so double check natin. Name of establishment, startup. That's a legal age, resident of the barangay, legal proprietor of startup. Tama.
Tapos dito yung isa. Name of person. Sclerpang. Okay, barangay coalition. Ayan. Tapos above mention. Okay. So, ayan. Tapos na tayo. So, bukas, ito naman yung gawin natin. Yung ating building clearance. So, I hope meron kayong natutunan. Ingat kayo palagi. Happy coding, everyone.